Meron tayong quick video lang, no? Kanina, papalis ako ng bahay and going sa work ko. After an hour of driving, nung papalapit na ako sa work, may na-feel akong tunog. Ang tunog niya ganito, tak 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 tak. Muna nun, pinatay ko muna yung aircon. Nag-slow down lang ako sa drive, okay? And akala ko kung ano na nangyari, medyo kinabahan ako. Pero first thing to do talaga, guys, pag may narinig kayong something awkward or pangit na tunog sa sakyan, is tabi nyo muna, guys, and tabi nyo sa safe na lugar and mag-hazard kayo para just to be sure. So upon checking, so papakita ko ano yung naging cause nung parang lagitik na tunog, tak 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 tak. So, and I found out putol nga and basag, hindi ko alam anong tawag yun, basta ano, ayun o, bali na siya, ayun. So yun yung belt sa drive belt papuntang compressor, busted na siya. And sige, tatanggalin na natin to. So madali lang naman tanggalin to. So may parang screw lang dito, ay may parang bolt lang dito sa taas. Ito yung sa bearing, okay? So subukan muna natin luwagan o ibaba ito, itong bearing, para mag-loosen up to, itong belt, para matanggal natin. So, yun. So yun ay papalit natin. So good thing, guys, meron pa akong isa. Isa na lang. Kunin natin yung ano natin, socket wrench set. Hindi ko alam ano. 13. Ayan, 13. Size 13. So luluwagan natin to. So counterclockwise ang pagluwag. Counterclockwise din. Tanggal na natin. So, yun pa rin, guys, ha. So, pa rin kayo ng ano, gloves, safety gloves, para sure. Mahuhubad na natin. Okay, ayan. So, yan, guys. Worn out na. So yan yung tumutunog kanina papunta akong work. Tak 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 tak. Parang may helicopter. Parang naging helicopter yung sasakyan ko imbis na kotse. So ganun yung tunog niya, guys, ha. At saka isang signs pa, guys, ng medyo may ano na, yung malapit ng bumigay yung belt nyo. Kapag may squeaking sound sa umaga, parang ganun, ganun ang tunog niya sa umaga, eh, pag unang start nyo. Okay, ibig sabihin nun, medyo nagbibitak-bitak na konti yung belt. Okay. Tapos tandaan nyo, guys, yung ano, yung label. Okay, tsaka yung number, E37, para next time na bibili kayo, alam nyo yung code. So ito na, kakabit na natin. So yan, guys, kakabit na natin. Tapos isikipan to, ito, yung stop bolt. Yan ang pipihitin natin, okay? Pihitin nyo lang. So, makita nyo naman, eh, pag pinipihit nyo clockwise, umaangat. So, yan, guys. Nasikipan na natin yung dalawang bolt. So, unahin yung sikipan to, tapos ito, okay? Tapos, para masabi nyo okay na yung sikip ng goma, check nyo to, okay? Kailan may konting play. Ayan, may konting play siya rito. Okay? Tsaka napipihit nyo pa siya. Napipihit nyo pa ganun. Okay? Pag kasi pag nasobrahan din ng sikip, pag masyado itong masikip, yung tipong hindi nyo na maliligo, ang pwede masira dyan yung bearing. Okay? Maaga masisira. Kasi sobrang sikip, pati yung katamtamang sikip lang. Okay? Siyempre, ang pinaka-importante dyan na titingnan nyo is kung tutunog pa rin siya. So, start natin sa sakyan. So, check nyo maigi, guys, ha. Kailan naka-ano siya dun. Nakasingit dun sa groove ng pulis. Okay? Kailangan saktong-sakto siya dun sa loob.
So, ito yung mga bagay na hindi natin nasaan, guys. Pero ito yung mga bagay na kailangan din natin paghandaan sa kasalukuyan. Kasi, you never know kung ano mangyari sa sunod. Pero, this prepared tayo, tsaka meron tayong parts. Okay, start natin ha. Yan, okay. So, smooth na siya. Sorry guys, hindi ko na record yung actual na tunog niya nung sira na yung compressor belt o yung drive belt. Pero imagine nila guys, parang may helicopter sa harapan nyo, tak 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 tak, parang pumapalo na yung goma dun sa mga parts, okay? So ganun, imagine nila guys, ganun yung tunog niya kanina. Pero kung silipin natin yung belt, ayan na siya. Nakabit na natin. Okay, no squeaking noises. Okay, good job. Nakapagpalit na tayo ng drive belt. Susunod natin guys, so alternator belt, parang malapit na rin yung buhay niyan. So meron, naka-ready naman tayong pyesa, okay? So yun naman ang next na papakita ko sa inyo. So yun lang guys. Thank you so much sa panonood. Sana makatulong to sa inyo. Just in case may mangyari sa inyo, naputulang kayo ng drive belt, alam nyo na paano gawin, okay? So, pero mas maganda guys, bumili kayo ng spare lagi. Lalo na yung belt na yan, yung alternator belt, tsaka yung drive belt. Para lagi kayo handa. Okay? Maraming salamat guys. Salamat sa panonood and thank you.